Ako po si Kiki Baento, isang senior artist teacher from PETA. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang 8 Basic Efforts. At ito ay kadalasang ibinabahagi para sa pag-explore ng katawan, movement, at choreographic devices. Ano ba ang objectives bakit natin ibinabahagi ang 8 Basic Efforts? Una, syempre para makilala ang 8 Basic Efforts, ano ba talaga to? Pangalawa, maintindihan natin kung ano ang halaga ng 8 Basic Efforts sa ating paglikha. At pangatlo, para makilala ng bawat individual ang kanilang katawan at ang kanilang kakayanan sa pagkilos. Ngayon, mahahati ito sa tatlong bahagi. Una, ang preparatory. Pangalawa, ang travelogue. At pangatlo, ang synthesis. Para sa unang bahagi, ang preparatory. Dahil gagamitin natin ang ating katawan para sa activity na ito, mararapat lamang na tayo ay handa. So dapat nakapag-stretching na tayo ng ating katawan, tayo ay nakapag-warm up. At kayo ang bahala kung anong gusto nyong gawing warm up. Kung gusto nyo, nagpapatugtog kayo ng music habang nagsistretching, o pwede nyo rin gawing laro. Halimbawa, stop dance para lang ma-warm up ang mga katawan ng participants. At para sa ikalawang bahagi o ang mismong activity, ang travelogue. Kadalasan, para mapabilis at matipid natin ang oras, hinahati ang klase sa dalawa o tatlong hanay. At ang bawat hanay na ito ay tatawid from point A to point B. And we encourage the facilitators na mag-isip ng cover story para mas maging exciting ang kanilang paglalakbay mula point A to point B. Magamit ng mga participants ang kanilang katawan para sa activity na ito, ang gagamitin nating mga salita sa ating cover story ay mga action words, verbs, o pandiwa, o mga salitang pangkilos. Pwede magkaroon ng Ngayon, tatawid ang mga nasa unahan ng hanay, ng kanilang hanay, from point A to point B. Sila ay magta-travel. Pagka nakarating na sila sa dulo, dun sa ating point B, yung kasunod naman sa kanilang pila, sila naman yung tatawid. Hanggang sa lahat ay makasubok ng activity na ito. At para mapagana natin ang kanilang imagination o ang kanilang imahinasyon, simulan natin. Dumaraan kayo sa isang mataas at matatalim na talahib. So, paano nila gagamitin yung kanilang katawan kung sila ay tumatawid sa matataas at matatalim na talahib? So, habang ginagawa nila ito, ang pagtawid, pwede tayong mag-side coach. Oh, merong mataas na talahib dyan sa kaliwa mo. Anong gagawin ng iyong kamay? Oh, sa iyong kanan. Mga ganyan. At pwede natin itong sundan. Halimbawa, kayo ay tumatawid at may nakaharang na isang malaki at mabigat na bato. Paano tayo dadaan? So pwede nyo itong itulak, itulak papalayo para tayo ay makadaan. Yan. At ang susunod, halimbawa, tayo ay biglang napunta sa himpapawid, sa air, at tayo ay naging mga balahibo. Paano kaya kikilos ang ating katawan bilang isang balahibo, patawid from point A to point B? Paano kayo nililipad-lipad papunta dun sa kabilang point? At sa ating susunod na pagtawid, paano kaya kung yung daan na ito ay punong-puno ng mga hantik o mga langgam ng mga makati? So, pwede nyo rin dagdagan ang inyong pagbibigay ng instruction, ng emosyon, para din matulungan silang mag-imagine ng, ano ba yung pwede kong maramdaman? Ano ba yung pwedeng ikilos ng aking katawan? Tayo ay tatawid naman
sa isang madulas na daan na natakunan pa ng langis o mantika. Paano kaya tayo tatawid? Di syempre, madulas ito. Paano? Paano naman kaya kung tayo ay lulusot sa isang maliit na tunnel o kuweba at ang kasya lamang ay ang ating katawan? Saktong-sakto lang! At kailangan mong isiksik ang iyong katawan dun sa maliit na kuweba na iyon. O di kaya, tayo ay tatawid sa isang ilog na hanggang tuhod ang lalim. Paano kaya tayo tatawid sa rumaragasang ilog na ito? At para naman sa ikatlo at huling bahagi, ang synthesis. So mahalaga na syempre kumilos ang ating mga participants. Hayaan muna natin silang huminga, water break, at pagkatapos saka natin sila kausapin. Kailangan natin kumustahin ang kanilang naramdaman sa paggawa ng activity at ito ay mahalaga para matulungan silang mag-articulate ng kanilang feelings, ng kanilang ideas o pagtingin para dun sa activity. Pagkatapos natin kumustahin ang kanilang mga nararamdaman, tanungin natin sila, ano ba ang naging pinaka-striking na pagkilos na ginawa niyo? At meron silang mga sasabihin. At dun natin pwedeng i-discuss ang 8 basic efforts. Ang 8 basic efforts ay naglalaro sa tatlong quality ng movement. Una, para sa direction. Direction. Maaari itong maging direct o indirect. Tuwid o baluktot. Para naman sa weight, pwede ito ay may bigat o may gaan. At para naman sa speed, bilis, mabilis o mabaga. At ang bawat isa sa 8 basic efforts ay nagkakaiba-iba ng direction, weight, at speed. Unang effort, ring. So ito ay may bigat, heavy ring. Halimbawa, ang ring ay ginamit natin nung tayo ay tumatawid sa maliit na butas ng kuweba. So sinisiksik natin yung sarili natin. So mabigat, indirect, at slow. Magagamit din natin ito sa pagpipiga ng damit kapag tayo ay naglalaba. Rain. At pwede rin halimbawa tayo ay, masakit yung tiyan, sobrang sakit yung tiyan natin, tayo namimilipit. So maaari tayo magbigay ng halimbawa at tanungin natin ang mga participants kung ano pa ang ibang naiisip nilang pagkilos kapag sinabi ang ring. Ang sumunod naman ay slash. So slash, halimbawa nung tayo ay tumatawid sa matataas na talahib, slash para mahawi natin. So heavy, yung mabigat, mabigat ang kanyang weight. Tapos indirect, yes. Tapos fast. So pwede rin tayo gumamit ng sword, oh? Or bono, di ba? So pwede pa natin silang tanungin. At ang ikatlo naman ay dab. So ang dab naman ay light, direct, at fast. Halimbawa, tayo ay nag-design ng isang cake. Yan. So, pwede natin silang tanungin. Tapos, ang sunod ay glide. Magaan lamang, direct, at slow. So, nung tayo ay tumatawid ng madulas, diba? Yan. Pwede. Ang next ay press o push. Halimbawa, nung may malaking bato. So, ito ay heavy, direct, at slow. Diba? Pwede pa tayo magtanong ng mga ibang halimbawa. Ang susunod naman ay punch. So pag tayo ay sumusuntok, ito ay mabigat. Ito ay direct. At ito ay fast. Diba? Next ay float. So pag tayo ay float, ito ay light, indirect, at slow. Diba? Pag tayo ay nililipad-lipad ng hangin. Diba? At ang panghuli ay flick. Halimbawa, nung tayo ay dumaan sa maraming hantik, para matanggal natin mga langgam ang mga hantik. So ito ay light, indirect, at fast. At pwede rin natin ito magamit sa pagbubuo ng mga characters. Halimbawa, dun sa panghuli, flick. So pwedeng ito ay character na mabilis mataranta. Natataranta ako. Oh, di ba? So pwedeng isang character o isang secretary na nagtatype ng mabilis. Pwede rin, di ba? O halimbawa, pagka
Glide naman. Ito ang usually na ginagamit ng mga hari o ng mga reyna. Ah, di ba? So, magagamit pa natin ang ating imagination para sa pagbuo ng characters, paggamit ng ating katawan para sa pagkilos, at para din sa pagbuo nila ng isang sayaw o ng movement piece. At pwede rin nating magamit ito sa pagde-deliver ng ating mga linya. Halimbawa, ang linya ko ay mahal kita. Tapos i-deliver ko siya ng gamit ang, kunwari, float. Ha? So float ay light, indirect, at slow. Mahal kita. Oh, ganun! O kaya naman, pwede nating gamitin sa, halimbawa, punch! O sige, punch ha. Ang punch ay heavy, direct, at fast. Mahal kita! Oh, di ba? Ibang character naman. Ibang way na kung paano mo sasabihin. O, isa pa. Last na, kunwari, ring. Sige, ring. Heavy, indirect, at slow. Mahal kita. Oh! So, pwede natin siyang magamit. So, wag lang tayong matakot na i-explore ang 8 basic efforts para sa ating paglikha.